Dahil nga sa nakita ni George at dito ang si Sam, nagkausap silang dalawa. At dito ay nakonfirma nila na iisa lamang ang killer na umatake noon kay George gamit ang vintage mask. At malaki ang kanyang hinala na walang ibang gagawa noon kundi itong si Aurora o di kaya may kung sino mang demonyo ang inutusan ni Aurora para gawin ang mga bagay na iyon. Lalo alam niya na malaki ang galit niya dito kay Mercy. Si Mercy dapat ang puntarya, ngunit tinulungan lamang ni Francis ang kanyang ina dahil naawa siya nito. Sa kabilang banda, suktula na nga ang galit itong si Aurora. Para bang hindi na niya matitiis ang galit niya dito kay Sam. Dahil nga sa sunod-sunod na nga ang kanilang alitan. Ngunit sinabi ni Barbara na ikalman niya ang kanyang sarili. Isipin niya na hindi pa nanganak itong si Sam at kapag tuluyan niya itong gagalitin ay baka lumayo ng husto itong si Sam at di na niya makita ang kanya po. Ngunit sa inis umano niya ay parang gusto na nga niya ang dukutin ang kanyang apo sa tiyan itong si Sam. Ang hindi alam ni Aurora ay sinasakyan lamang siya ni Barbara. Napapanggap ito na isang kaibigan. Ngunit dahil sa may galit din pala ito sa kanya na itinatago lamang niya, ay gagaw din pala ito ng kababalaghan. Sinabi nito na hindi mo na siya makikipagkita dahil may importante siyang gagawin. Yun pala ay tatry rin niya itong si Aurora sapagkat bibigyan niya ng clue ang magkapatid ay si Sam. Kung sino nga ba ang gumawa sa pagkamatay nga nitong si Francis. Papakita kasi doon sa larawan na iniwan nitong si Barbara dahil napakita ito kay Sam sa lamay nga nitong si Francis. May iniwan si Barbara na litrato at may bulaklak nga na puti. At sa litratong iyon ay naaroon nitong si Aurora kung saan nakapaligid sa kanya ang mga vintage mask. Dito na nga ay namuo sa kanilang isipan na walang ibang gumawa noon kundi itong si Aurora. Kaya naman nag-isip ang dalawa para malaman at pabisto talaga ang mga plano nitong si Aurora. Nais nilang manmanan. Magkasama ang dalawa. Pinakinggan nila ang nag-uusap ng itong si Galvan at itong si Aurora. Tapos sundo ang dalawa, sinabi ni Aurora na dapat ay matigil na ang pambibintang sa kanila. Kung kinakailangan gumawa ng paraan sa anumang paraan ay gagawa sila. Gagawin nila ang dati nilang ginawa kung saan ibabaling ang kasalanan sa iba kagaya na lamang nang nangyari sa amangan nitong si Ala, Antonio Brenguela. Dahil sa narinig ng mag-best friend ay nakaramdam sila ng kaba. Alam nila na talagang hindi naman aamin itong si Aurora bagkus ay gagawa pa ito ng ibang paraan at ibang kababalaghan nang sa ganun matapos ang kanyang problema. Ngayon ay magugulat na lamang sila sapagkat i-announce ni Aurora na nawawala tatlo pa sa mga vintage. Inusisa kasi ng mga investigador ang mga nakita na vintage sa loob ng Secret Garden na nakita din itong si Sam. Ngayon ay nagpapanik na ang lahat na kanino ba ang tatlong vintage. Ngunit ang lahat ay pakanal din itong si Aurora. Kinalat niya ito nang sa ganun ay imbisigan din kung kanino matatagpuan ang mga ito. Dito nga ay mabubulabog ang lahat sapagkat isang vintage mask ang makikita sa aparador nga nitong si Ward. Kung kaya't mababaling talaga namang napakamautak ng magkapatid na si Galvan at itong si Aurora dahil gumana ang kanilang mga plano. Ngayon ay nalihis ang investigasyon dito naman sa kapatid nitong si George kung saan mapapahamak pa dahil sa ginawang pakulo nitong si Aurora. So ayun guys, pakaabangan natin kung ano ang kahinat na ng buhay nitong si Ward. Dahil yun naman talaga ang isa sa plano nitong si Aurora ang unti-unting magsialisan at mawala ang mga naroon sa state.